So open natin yung GCash. Ayun, so nag-reflect na yung sinend niya, yung pinaka-available balance. Nag-reflect na rin dito. Hi guys, so today yung discussions natin dito is on how to withdraw your crypto or Bitcoin instantly and walang fees papunta sa e-wallets or sa inyong bank account guys, no? So, inopen na rin natin dito guys yung GCash natin. Dito mapupunta yung pinaka-withdrawals natin from crypto or Bitcoin sa ating GCash, no? Sa e-wallets natin dito as an example. Pero before tayo dito guys mag-start, kung hindi nyo pa na-like itong video na to, please like this video first, subscribe nyo yung YouTube channel natin, turn all the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin sa ating YouTube channel guys, no? So marahil ginawa ko itong video na to dahil merong mga nagtatanong dito sa community, in crypto community. Meron silang scenario na na-encounter which is they want to withdraw pero sobrang laki ng fees. For me, that's a red flag guys. Potential scam, suspicious platform. So iwas kayo sa mga ganyan guys, no? So yun lang guys, careful and risk management, napaka-importante. So for now, punta muna tayo dito guys sa app. So dito nga guys, sa video na to, gamit yung cellphone is that explain ko dito and gagawin din natin ng step by step tutorials dito or instructions, pinaka guide especially for the beginners gamit yung cellphone guys, no? So punta na tayo dito guys sa app natin. So dito guys, itong app na to, lalagay ko na lang sa description ng video na to yung official link nya. Meron na ding trading fee discounts at para na rin makaiwas sa mga phishing links online guys, no? Meron pala din dito guys promotion or pinaka-campaign pala wherein until 27th day of September, so we have few days left. If ginamit nyo yung official link natin tapos nakapagpa-verify kayo, is that you can get free 2 USDT, that's more or less 110 in PHP. And then pagkatapos nyan, if ever nalagyan mo yung account mo ng 100 USDT, is that you can get additional 3 USDT dito guys, no? And then next, free USDT dito guys, is that 5 USDT. So first 150 naman na gagamit ng official link natin, tapos nakapag first trade sa spot trading, at least 200 USDT guys. So yan yung recent campaign dito sa app natin na ginagamit. So first 300 na nakapagpa-KYC will get 2 USDT, and if ever man na you'll be qualified dito is that you can get your rewards dito sa my reward center guys, no? At yung reward sub guys ay makikita dito sa more, and then pagkatapos niyan gift and campaign, and then reward sub, ayan, so dito mo maki-claim yung pinaka free USDT guys. Pwede mo siya dito i-claim, at once ma-claim mo, magre-reflect na siya sa spot wallet mo, no? So ngayon, back muna tayo dito. Tapos back. So ganito guys, if ever na new user ka lang or kaka-create mo lang ng account, is that hindi ganito yung pinaka user interface. Para palitan to, punta ka lang dito sa taas. Select mo dito sa may upper right corner, meron ditong pro. So example lang natin guys, no? Click muna natin to. Ayan, so ganito yung pinaka user interface nya guys. If ever na kaka-create nyo lang ng account, para puntahan yung merong mga options sa baba na trades and other features pa, is that punta lang tayo dito sa taas sa may upper left, select lang natin to, and then click lang natin itong pro guys, no? Pagkatapos nyan, mapupunta tayo dito. Makikita na natin dito yung home, markets, trades, features, and wallets guys, no? As well as other features dito. Itong mga to, in-add ko lang din naman to. So pwede nyo naman i-add dito sa more. And then pagkatapos nyan, edit nyo lang. And then select lang kayo dito kung ano yung gusto nyo papuntahin dito sa taas guys, no? So say for example, tanggalin muna natin to. Tapos lagay natin tong reward sub, no? So simple as that. And then pagkatapos nyan, tap done lang, back. And ayun, so ma-add lang siya dito, no? So simple as that. Ngayon, punta tayo sa discussions natin. Na for example, you have crypto na gusto mong i-withdraw. So andito ako sa Trust Wallet ko. Before tayo mag-start, again, itong video natin today is just for ideas lang, for our friends, and does not qualify as an investment or financial advice. Hope you get some ideas dito, learnings dito sa video natin today guys, no? So for example, magta-transfer ako ng BTC papunta dun sa app natin na ginagamit. And then pagkatapos nyan, i-withdraw natin papunta sa e-wallets natin. So yung gagawin ko lang dito guys is just to click, tapos isi-send ko tong BTC na to papunta doon sa app natin, no? So open ko lang yung app muna dito, and then pagkatapos nyan, punta ko dito guys sa wallets, and then select natin tong spot. Pagkatapos nyan, search natin dito BTC. Ayan, so this is very subjective guys, no? So for example, Ethereum, BTC, and other crypto assets. So it depends on kung ano yung gusto nyo i-transfer dito para ma-withdraw papunta sa e-wallets natin, no? So ngayon, select natin BTC. And then pagkatapos nyan, select natin tong deposit. And then marami dito mga option guys, no? So make sure, double check kung ano yung pinaka network na pipiliin natin dito. On my end, yung gagamitin ko dito na network is Bitcoin.
Pero it depends yan guys, no, sa mga platform. Merong BEP20 or BNB Smart Chain, merong ERC20 or Ethereum, meron namang Lightning Network, ito yung pinakamabilis and wala masyadong fees. In my case, Bitcoin yung pinaka-network ko guys, no? Doon sa kanina kay Trust Wallet na ginagamit natin. So select ko lang tong Bitcoin, and then pagkatapos nyan, ito yung pinaka-wallet address. Kakopy ko lang to, and then balik ako dito. So paste ko lang siya. So make sure na tama yung pinaka-address, and then for the network, make sure na tama yung network na pinili nyo guys, kasi maraming mga network options. So see, for example, lagay ko lang dito 0.0009. Ito yung withdrawin natin papunta sa e-wallets natin, and then confirm, continue, and yung pinaka-details dito makikita natin we have network fee dito na 1 USDT lang, tapos pinaka-total amount 25.53 USDT. Yung pinaka-address, make sure na double check nyo guys, make sure na tama yan. Napaka-importante to. Tapos asset BTC, and then if ever na okay na lahat, once you double check, yung information is tama naman, just tap confirm lang. So ayun, aantayin lang natin to guys na mag-reflect dun sa app natin. And punta na tayo dito guys sa app. So back, tapos back. And then punta lang tayo dito guys sa wallets, no. And dito sa spot wallet natin, meron tayong 4K. Pwede natin i-refresh. Okay, so ngayon guys, nag-reflect na itong si BTC, yung winidraw natin kanina. And as you notice kanina guys, maliit lang yung fees, no. So ngayon, yung gagawin na natin dito sa BTC natin is that i-transfer papunta sa e-wallets, no. Pero on my end guys, gusto ko dito na maging stable coin muna itong BTC para makapagpili tayo ng magandang merchants guys, no. Kasi mas marami yung merchants ng USDT, which is the stable coin. So para gawin to, punta lang tayo sa home, and then pagkatapos nyan, select natin yung more, and then after that, dito sa trade, hanapin natin dito yung trade. So slide lang natin to going to the left, tapos select natin yung trade, and then select natin itong convert. So tap natin tong convert, and then pagkatapos nyan, papalitan lang natin itong matic, tapos sa baba is USDT, no. So click lang natin tong matic, Bitcoin, and then USDT natin i-convert, no. So select lang natin to, and then pagkatapos niyan, tap max lang natin. So kanina meron tayong mga dust amount, kaya meron dito ang pinakabutal, and then pagkatapos niyan, ito yung pinaka-conversion natin in USDT. So preview conversion lang natin, convert, and after that magiging USDT na yung BTC natin guys, no. So that's the time na pwede ko na siyang ibenta papunta sa e-wallets, no. So back muna tayo dito, or back home, and then back. Kanina pala guys, yung ginawa natin na convert is that zero fees, no. So walang fees doon. So back muna natin dito. So ngayon guys, we withdraw na natin to, punta lang tayo sa wallets, and then ayun, naging USDT na siya. So click lang natin tong transfer, and then pagkatapos nyan, from spot wallet to funding. So since pinalitan natin yung BTC na USDT, papalitan din natin siya dito ng USDT, no. So eto, select lang natin siya, tap max, confirm transfer, tap OK. Punta lang tayo dito sa funding. So andito na yung USDT natin, meron tayo dito ng BTC kasi we just have everyday mining dito. So ngayon USDT lang yung gagalawin natin. Select lang natin tong P2P, and then pagkatapos nyan, select sell, ibibenta natin yung USDT natin. So may option tayo dito na BTC, BUSD, BNB. Pwede naman direct to BTC, pero I prefer na USDT ko muna siya kasi maraming merchant for USDT na pwede tayong pumili ng medyo okay or reasonable yung pinaka selling price, no. So ngayon select lang tong USDT. For example, yung payment natin dito, select lang natin dito sa payment method GCash, confirm, and then for the amount, around 1k something, no. So 1k, confirm, and ito yung mga best option na ibinigay sa atin ng system. So completion 100%, this is good. So pagkatapos nyan, tap sell ko lang to, and then after that tap all, select ko dito yung payment method. If hindi nyo pa na setup, pwede naman dito i-setup. Ayan, dito pwede kang mag-add. So for example, hindi pa na-setup, so select lang siya, name, tapos mobile number, no. So simple as that. Option na lang naman tong QR code, no. So sa akin, name, tapos mobile number na registered dun sa GCash, no. Back, select mo lang siya. So eto na, gagawin natin dito is tap all ko lang, tapos sell USDT. Ayan, so yung pinaka details dito guys, makikita mo naman sa baba, payment method GCash. So pwede natin siya i-chat. Ayan, yun yung sabi niya, GCash only. So open muna natin yung pinaka GCash natin. Ayan, so ito yung pinaka available balance natin dito. So antayin lang natin siya na mag-reflect dito sa ating GCash. Balikan natin to si Binance,
And pwede natin ilagay dito guys, no, GCash details in my profile lang. Thank you. So wait lang natin na ma-release ng buyer. So yung 24 USDT natin is worth 1,400 as of recording this video. So yan yung pinaka amount dito, no. Ayun, so meron dito nag-pop up na notification na please release. Pero before natin i-release is that punta muna tayo guys sa GCash natin just to make sure na pumasok na talaga, no. Ayun, so nag-reflect na yung sinend niya, yung pinaka-available balance. Nag-reflect na rin dito. So ngayon, that's the time na i-release natin, no? So balik lang tayo dun sa app. Ayan, sabi niya din dito, done. So close lang natin to para ma-release. Pwede natin i-refresh. Refresh muna natin. Ayan, so dito guys, verify payment. Ito yung pinaka-details. So na-receive naman na natin dito. Payment receive ko lang to. And I have received and verified the payment. And confirm release ko lang siya. So simple as that. So dito, kailangan ng authenticator, 2FA. So select ko lang tong passkey. So pinaka-biometric yon. And ayun. So okay na yun guys. Simple as that. So ganun lang guys kadali. Hope this video helps. Especially dun sa mga nagtatanong. And sana napulutan nyo to ng ideas, learning sa video natin na ginawa today guys, no. And kung hindi nyo pa pala guys napapanood yung video natin na ginawa dito, if you want to do your first trade, other details sa mga nagtatanong is that click nyo lang tong video na to guys. And see you sa video na yan guys, no. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.